Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin itungkol sa No Limit Tanghere. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang muli sa No Limit Tanghere. Particular na sa Kabanata 29, ang Araw ng Pista. Maagang nagising ang mamamayan dahil sa tunog na dala ng umiikot na banda ng musiko. Maririnig din ang ingay na hatid ng kalembang ng kampana at mga tunog ng paputok. Magarbo ang mga kasuutan ng lahat kahit ang mga sabungero. Ngunit tanging si Pilosyo Potasyo lang ang hindi nagpalit ng kasuotan. Para sa matanda ay pagsasayang lang ng pera at pagpapakitang tao ang pagdiriwang na iyon. Sa halip na aksayahin ay dapat ilaan na lang ang mga perang ito sa mas kapaki-pakinabang na bagay. Ganon din naman ang pananaw ni Don Filippo, ngunit wala siyang lakas ng loob para di sumang-ayon sa pag-uutos ng pari. Alas 8 na nang magsimula ang prosesyon ng mga santo at santa. Nagtapos ang prosesyon sa tapat ng bahay nila Kapitan Tiago, kusaan nag-aabang sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra kasama ng iba pang panauhi na Kastila. Saglit ko munang puputulin ang ating talakayan dahil dito na nagtatapos ang Kabanata 29, ang Araw ng Pista. Ngayon naman ang ating tatalakayin ay ang talasalitaan. Ang unang salita ay kalembang na nangangahulugang tunog ng kampana. Ang ikalawang salita naman ay magarbo na nangangahulugang bongga o marangya. Ang ikatlong salita naman ay pilosopo na nangangahulugang nag-uusisa o kaya naman ay matalinong tao. Ang ikaapat na salita naman ay prosesyon o nangangahulugang parada. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado pa kayo na magbasa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. No Limit Tanghere, Kabanata 29, ang Araw ng Pista. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!